Magandang gabi sa inyo lahat. Ito po si Dr. Tony Liachon. Kamusta po kayo? Magandang gabi po. February 2 po ngayon. At itutuloy natin yung ating diskusyon tungkol dito sa Blue Zone. Okay, in a different context. Kasi na-stress ako eh. Ma-stress ko ako kanina sa isang pasyente. Buti na lang hindi ho dumating isang pasyente. Minsan nakaka-stress ko yung mga pasyente. May mga pasyente kasi na mas marunong pa sa'yo. Oo, meron nung ganun. Tapos may mga pasyente, sinesermonan yung asawa nila sa harap mo. So, na-stress ka. Kasi nakaka-stress yun eh. Kumbaga, pinapagalitan niya yung asawa niya sa harap mo, pati mga anak niya. Eh, ngayon, kaya nakaka-stress ko. Umahaba yung time para tingnan mo. Ikaw ang dapat manggamot eh. Nagsesermon yung asawa. Diyos ko, toxic. Yan ang tinatawag na toxic. Tapos, may mga pasyente, magdadala ng mga print out ng mga pag-aaral para sabihin sa iyo na hindi effective yung mga gamot na binibigay mo. Kunyari, bibigyan ka ng gamot na print out na ang statins daw ay hindi magaling, no? Or basta nipupunta sa iyo, puro herbal lang sasabihin. Eh sabi ko, ba't ba napapa-check ka pa to tapos hindi rin maniniwala? Nako. Nakaka-stress ho yung mga ganun. Si Simi nga pala, ayos na. Ay, kumusta, Beth? Ayan. Yun ang mga nakaka-stress. Kaya ang topic ngayon, bakit nakakamatay ang stress? Ako naman, hindi naman ako na-stress kasi stoic personality ho ako eh. Diba, sinabi ko na sa inyo, hindi na ako naapektuhan ng stress. Kaya lang, na-stress ka, ay, Piches, na-stress ka, Margarita, sa mga pasyente. Kasi ang stress, dalawang klase ng stress. Isang positive stress. Maganda yan para ma-pressure ka ng konti at magtrabaho ka. Ang negative stress, yung hindi maganda. Kunyari, napagalitan ka ng boss mo, pinagalitan ka, minura ka. Yan, negative stress yan. Yan, yung mga yan. May mga positive stress para mag-shape up ka. Pero yung mga negative stress, nako, yun ang mga hindi maganda. Kaya, in the Blue Zone, di ba may power of nine? Diniscuss ko, hihimay natin yung sense of purpose. Ngayon, ang topic natin ngayon, bakit kailangan tayo mag-downshift? That's the word na sinabi ni Dan Boettner, downshift. Ang ibig sabihin ng downshift ay pag-stress ka, kailangan mag-relax ka. Ang ibig sabihin, take time to unplug. Ito yung findings. Kasi dun sa mga area, Okinawa, Japan, Ikaria, Greece, Sardinia, Italy, Loma Linda, di ba sinummarize to? Ang laking bagay itong number 3 siya eh. Ang number 1, move naturally. Kaya ang number 1 na pampahaba ng buhay ay exercise. So sinasabi ko sa inyo, target. Sabi ko, Iris. Nasabi ko, Karen. Ayan, number 1. Number 2, sense of purpose. Ibig sabihin, may higher sense of purpose ka kaya ka nabubuhay. So maganda yan. Right? Pero yung pangatlo, nakakagulat, ang pagkain pa nga, later pa eh, ang pagkain. Ang number 5 pa nga siya eh. So, iniisip ko, bakit number 3 siya sa power? Ngayon, kaya yan, i-discuss natin ngayon, di ba? Hi, si Puring, si Danny, yan. Napaka-importante, makinig kayo mabuti ha. Makinig kayo mabuti. Ako kasi, after nung maraming kasi nagsabi, Dok, parang bata ka ngayon. Ewan kung binobola nila ako.
Oh, Doc, parang iba. Kanina, may isang mag-ina, isa 86, isa naman ay anak niya, siguro mga 50s na. May iba daw nangyari sa akin. So, hindi ko alam. So, sabi niya, sa buhok ba? Sa, oh, Doc, wala kang wrinkles, ha? Doc, wala kang, oh, Doc, ano, may nagbago sa iyo. So, marami nagsasabi. Eh, ako hindi ko naman pinapansin. Kasi, I don't want to patronize them. Tsaka ayoko rin naman na sabihin. Pero yun ang nasasabi. Pero alam nyo, malaking bagay kasi ang nagawa ng tatlong bagay. Number one, bago ko explain itong Blue Zone, ano nagbago sa buhay ko? Number one, dumating si Simi. Nagkaroon ako ng sense of purpose. Number one. Number two, nawalan ako ng mabigat na problema in the government. Kasi very stressful to work in the government. Kasi toxic environment yan eh. Ang ibig sabihin, wala kang kahihinatnan. Eh, kita mo na lang yung batuhan ng Team Cocaine at saka Team Fentanyl. Yan. Number three, magandang tulog ko ngayon. Number four, nag-e-exercise ako daily. Number five, yung diet. Number six, prayers. Number seven, meron akong off day. Meron akong me time. Monday and Tuesday yan. Nagra-rounds lang ako. Pero hindi ako nagki-clinic. Ano pa? Prayers. Importante yan. Naging stoic yung personality ko. Ano pa ba? Yung future ng mga anak mo, iniisip mo para hindi ka ma-stress. Kailangan okay ka. So, mga kaibigan, yan ang sinasabi ko ng mga pagbabago. So, I don't know kung ano sa inyo. Pero ito yung nasa libro. So, we will deal, Bernadette, no? Edna. Ano ang sinasabi ng research? Ito. People in the blue zone, nag-i-stress din. Yan. Ito yung blue zone, yung mga 9200. But the world's longest living people have that we don't have are routines to shed that stress. Yan. Ibig sabihin, sa buhay natin, hindi tayo katulad nila. Meron silang way on to how to manage stress. Yan. Okinawa take a few moments each day to remember their ancestors. Yan, wala tayong yan. Wala tayong patriotism. Ang iba sa atin, hindi na nagsisimba. Ang iba, hindi natin inaandala yung mga mahal natin sa buhay. Tayo, we don't take time really to appreciate nature and good and kind individuals. Wala tayong ganung klase. In UK, they honor people na nagsaserve, knighted. Ibig sabihin, kunyari, si Elton John, Sir Ian, si David Beckham, si Mr. Bean. No. So, nilalagyan nila yan, ninanight nila yan. So, they appreciate people. Ang Adventist, nagdadasal. Ang Sabado sa kanila, sacred. Hindi ka pwede na hindi magsimba. Diba? Icarians, itong mga Greco, eh, nagnanap. Nagtutulog sa tanghali. Eh tayo, hindi naman tayo makatulog sa tanghali. Dati, nung kami maliliit pa, nung nasa Mindoro ko, nagnanap kami. Pinapatulog kami ng lola namin. Oo, pinapatulog kami. Alas tres yun. So, lalo na pagkabakasyon. Ang Sardinians naman, may happy hour sila. Aba, may happy hour. Eh, alam natin ang happy hour. Eh, para sa mga beer house lang yata yan. Eh, pag may mga discount. Yan ang alam ko sa happy hour eh. Pero eh dito, sa Sardinia, may happy hour sila. Costa Ricans naman have a knack for creating happy moments every day. Yan yung happy moments. Yung they have time to celebrate. Nangyari, naisipan namin, listen ni Dr. March na, okay, magano tayo, magkape tayo. Kaya minsan, gusto ko nagkakape. Or pagkasimba,
yun, si Simi, nahatid namin. Then, kakain kami sa UP Town Center. Oh. So, meron kang creating happy moments. Meron ba kayo? Hindi yung rutinary. Trabaho tayo rito, pagod tayo rito, di ba, Didit? Kumbaga, oh, Arlene, ibig sabihin, wala tayong time. Wala tayong me time. Oh, banat lang tayo ng banat. Oh, ito pa. No need for special occasion. Tayo, kailangan birthday lang, Pasko lang, magse-celebrate. Ito, wala. Naisipan mo na bumili ka ng pansit, bumili ka ng cake or saburi or whatever. Basta nag-celebrate ka. Ito pa. Friends get together to watch soccer game or play music. O kaya minsan, nag-music tayo. O prepare carne asada, barbecue. O kanyari, may barbecuehan ka. Diba? Or get together. Or you know man. Or nag-tell ng jokes. Kaya minsan, namimiss ko yung mga kaibigan ko. Magkakapin lang kayo. Wala kayong gagawin. Magtatawanan. Diba? So, nakakagana yung mga ganun. Kaya, kapon, nung meeting ng alumni, nakita ko ulit si Dr. George ko, yung best friend ko. Si Dr. George ko, nagkaroon ng pancreatic cancer yan. At yan ay dinamaya natin. Akalain mo si Dr. George ko, ang pancreatic cancer po kasi, eh, publicized naman ito yung kanya. Eh, si Steve Jobs, di ba, patay na. Ito si Dr. George ko, na-opera, daming pinagdaanan, nag-chemo, during the pandemic, nakalbo, pumayat. Aba yun, nakabalik eh. Nakabalik. So, nagkita kami kahapon, magkatabi kami. Kaklase ko to sa pre-med, and then proper, naging magka-fraternity brad kami. Eh ngayon, pagkabalik eh, chairman ng OPTA sa Chinese Gen, assistant medical director, nag-MBA pa. Oh, eh ngayon, di kwentuhan. Eh, sabi ko, ang chill naman. Kasi si George din, nagja-jogging din. Eh, ang personality kasi ni Dr. George ko. So, sila yung may-ari ng George ko Optical. Eh, chill eh. So, sabi ko, tinan nyo yung nangyari. Maayos. Then, you walk around Costa Rica. Pag pumunta ka palang Costa Rica, everybody is saying, pura vida. Ang ibig sabihin, according to Carol Graham, an economist at Brookings Institute, so grew up in Latin, ang ibig sabihin nun ay pure life. But it's commonly used to say, all good and take it easy. Ang ibig sabihin, all good and take it easy. Yan ang ibig sabihin. Yan. So, ang maganda dyan, o kaya, masarap pa sa magpagupit kahit walang gugupitan. Masarap pagpamasahe. O, kasi nga, maganda ho ito. Yan, si Edna, we usually have a mini reunion of friends. Yan. So, kanya-kanya. No. For the Adventist sa Loma Linda, California, the Saturday Sabbath day represent a sanctuary in time. Wala kang makikialam. Sanctuaryo to. Hindi pwedeng galawin. No? From sunset Friday to sunset Saturday, they focus on God, their families, and nature. Matindi. They don't work. Ito yung sinasabing respect the Sabbath day. Kids do not play, organize sports, or do homework pag Saturday. So, ginagalang nila yung araw na yun. Instead, families do things together, such as hiking, that bring them closer to one another and to God. It's time to put the rest of the week in perspective to lessen the confusion of everyday cycle. Yan. Biro mo yan. Unlike many Americans, for whom accomplishment, status, material wealth are highly revered, people in the blue zone don't get into the trap of overworking, overspending, and under-socializing. Ayan. The term, ha? Hindi daw katulad sa Amerika na ang focus nila eh materialismo, accomplishment, pera ang importante. Pero dito sa mga blue zone, importante, hindi sila nagtatrabaho masyadong. Overworking, overspending, hindi sila gumagastos. Nakikita ko nga yung mga kaibigan ko,
or mga kaklase, kamamahal ng kanilang mga kotse, may Cadillac, merong BMW, may Mercedes-Benz. Sabagay, kaya naman nilang bilhin yun. Tapos branded yung mga sapatos, mga hindi mo nga mapupronounce eh, yung mga pangalan. Tapos ang dami nilang mga pinupuntahan, no? And under socializing, ibig sabihin, hindi yung ang kanila pong pag-i-enjoy eh yung level lang nila. Hindi sila nakikihalubilo do sa hindi nila ka-level. Yan. Our STC High School Packet Reunion si Helen James. Yan. Always refreshing for me. Ah, sabi naman ni Helen Tan. Good evening, oh, si Agnes. So what to do? Ito na ang sinabi nila. Pakinig po kayo. Start meditation a practice. Nagme-meditate ba kayo? There are many different ways to do it. Typically, it involves a quiet and comfortable place to relax. Ako, ang quiet time ko pag nag-e-exercise eh. Kasi mag-isa lang ako, usually either tulog pa sila or ako lang mag-isa or minsan sa gabi. A comfortable position, either sitting or lying down. Oh, eh nagbabasa ako. Ngayon, eh komportable ako, ako lang mag-isa. Nag-Facebook live, so komportable to. Oh, that promotes meditation. You focus attention and letting distractions go as they come up. There are forms of walking meditation. Iba naman, naglalakad. Okay, as well, but they have not studied as thoroughly. Either way, setting aside 15 minutes to 30 minutes a day to downshift can benefit you in many ways. Yan. So maglalaan daw kayo ng 15 to 30 minutes pang sarili lang ninyo. At kayo ay hindi dapat ma-stress. Emotional benefits may include increased self-awareness. Yan. Which may also help you find a purpose. Or Ikigai, another blue zone shared area in Japan. Reduce negative emotion that contributes to stress. Develop skills to manage stress. Increase creativity. And reduce the symptoms of anxiety and depression. Now, since meditation has been shown to reverse stress response, meron ding physical benefits. Bababa ang blood pressure ninyo. Ganda, ha? Hi, Chef. Asinto. Doc, I forgot to ask. Kanina, T-shirt Relentless for Change. I wonder if I can buy from you on Wednesday. And kasi, online yan eh. Hindi, Chef, hindi ako kasi marunong yan eh. Kaya nagmamanage yan, yung kaklase ho, Chef, ni Maikan, yung anak kong panay. Oo, kasi di po ako marunong yan. Kasi kaya ko binuhay ho yung Relentless for Change at saka yung mga ganito. Kasi gusto ko, in time, paglipas ng panahon, ako'y 80 or 90, I will look back in time and remember na meron ako mga souvenirs na maalala ninyo that in this time na may chaos during the National Task Force, yung COVID pandemic, eh meron isang Tony Liachon na nagbigay sa inyo, merong fireside chats, ika nga, sabi ni Franklin Delano Roosevelt, na nag-alay ng kanyang time para ho sa inyo. So, I'm not doing this for business. I'm just trying to say na to spread advocacy, there must be symbolism. I also believe kasi in symbolism eh. Alright, ibigay daw yung details. Sabihin ko kay Mike Dayaw, no? So, siya yung ano. So, kunyari, ito. Yan, symbolism yan eh. Yan, bigay sa akin ito ng isang pasyente. Ito, symbolism to, si Simi. So I don't know what will be the next symbolism. Maybe t-shirt, maybe mugs. I don't know. Hindi ako marunong kasi mag-merchandising eh. Oh, pero tingnan na lang ninyo kung saan mabibili. Di-deliver sa bahay niyo yan. Sorry, hindi kasi ako businessman eh.
Oh. And then, galing kaming Hong Kong, eto, dinala ko to. Kasi, bihira yan eh. Ayan, Ocean Park. So, pumunta kami doon. Dinala ko dito para lagi ko maalala si Dr. March. So, ganun din. Gusto kong maalala nyo yung symbolism ng Relentless for Change. Kaya, hindi ko kayo masagot eh. Na later on in life, baring gumawa ako ng Dr. Tony, Philippine Blue Zone. These are ideas na, kumbaga, may rallying point tayo lahat, no? So, I don't know. Sinagot ko lang yung question, si Arlene, no? Yan, si Arlene Dumla, inaanak ko to. So, ano pa? Pagka nagkaroon ka daw ng less stress, mababawasan yung pamamaga ng inyong arteries na nagkakaroon ng heart attack. O nga pala, pag mataba kayo, magpapayat po kayo kasi mitya ho yan eh. Kaya lagi kong minemessure blood pressure at saka timbang. Kasi pag mataba, maraming sakit. Kaya pagpasensya nyo, ba't binibigyan ko kayo ng inyong target? Kasi we cannot manage what we don't measure. Paano mo nalaman kung nagtatagumpay ka kung hindi natin susukatin, di ba? I learned many ideas from you. Okay. Nice topic to. So, support for smoking cessation program. Yan. Ang ibig sabihin, pag nag-meditate ka, pag nagme-meditate ako, doon ako nakakaisip ng maraming programa. Maniwala kayo sa hindi. It is during the time of meditation na naiisip ko ho sa national picture yung gagawin on how to improve our situation. Reduce symptoms of ulcer o marami. Insomnia pagka nagre-relax ka. One of the many ways to downshift during a busy day is to meditate. Ako, pagka natotoxic sa clinic, nagbe-break ko ako. Siguro sa mga nakapunta na sa akin, nagbe-break ako ng mga 15 minutes, 30 minutes, kakain ako ng lumpia, kakain ako ng vegetable. Pero nagbabasa ho ako. And then, that gives me also time to rest and to think. Yan ho ang ginagawa ko. Kaya nagbe-break po ako eh. Kaya ako po ginagawa yan para hindi naman tuloy-tuloy na napapagod ka so that the consistency of seeing the patient pantay-pantay, hindi ka nagfe-fade. Ang sabi nga ng iba, Doc, ang physical energy mo, pare-pareho sa amin. Pare-pareho yan. Hindi ako nagmamadali. Hindi nagfe-fade ang aking lakas. Pare-pareho lang. Do we have a very good Chinese lumpia? Ah, meron ba? Nako eh, padala na lang ninyo yan. Gusto ko yan, yung mga Chinese lumpia. So ito pa, according to the CDC National Health Interview Survey, meditation practice among adults ay nag-increase from 2012 to 2017. And one way to get started is to download a meditation app or enroll in a series of meditation classes. Ako, hindi na kayo magaganyan kasi gagastos pa kayo. Hanap na lang kayo ng time, me time, para makapaglakad, makapag-isa. Oh, maganda ho yung may solitude eh. There was one Sunday nung Papi Day. Ako lang mag-isa sa bahay. Walang tao. For some reason, meron silang mga meeting at pupuntahan. Mag-isa lang ako. So, anong ginawa ko? Nilaro ko yung pet dog. Tapos, nag-basketball ako mag-isa. Tapos, after that, nanood ako ng Netflix. Nag-isip ako, tapos nagbasa. Inayos ko yung mga libro. Tapos, you can actually, it should be a quiet place. O, wala naman tao sa bahay. May visual reminder. And ngayon, kung pumunta ka ng mall, paano ka mag-i-enjoy doon? Kaingay-ingay doon. Di ba? Another way to downshift is to watch a funny video. Kaya pala, funny video on Facebook. Ang pinapanood ko, Dolphy Babalu. Yan, ang paborito ko eh. Dolphy Babalu. Lagi kong pinapanood yan. Tawa ko ng tawa. Minsan si Dr. Marge, natutulog na kami.
Eh, sabi niya, pinapanood mo uli yan. Eh, napanood mo na yan. Di ba? Sabi niya, eh, nakakatawa eh. Ang mga nakakatawa sa akin, yung ano, yung banayad, no? Yung banayad whiskey. Ang tawa-tawa ako dyan. Yung isa pang tawa ko ng tawa nung nagbubunot si Babalu at saka si Redford White. Nagkunwari siya. Tapos nabunot na lahat. Tapos nabungit. Tawad-tawa din ako dyan. At saka yung si ano si Babalu eh na nabalian tapos hindi niya mahawakan tapos sabi niya kay Dolphy alika hindi ko alam kung anong surname niya oo bibigyan kita ng promotion yun pala hindi lang makaihi tapos eh pumunta sarang mo yung pinto tapos eh ibaba mo hindi kasi makaihi. So, yung kanyang organ pa hahawa kay Dolphy kasi may ano eh. So marami. Natatawa ako dyan eh. Oh, tsaka yung ano. Ano pa ba ang tatawa? Yung mga bubble gum. Natatawa din ako dyan. Oh, kita nyo na? Oh, kahit hindi pala isulat eh. Oh, ano pa? It can reduce stress as effectively as 20 minutes on the treadmill. Oh, treadmill sinabi dito ah. Limit your work week to 40 hours. Nako, 40 hours. So, ibig sabihin, 8 hours lang. 8 hours lang a day. Kasi 40 hours eh, 40 hours. So, ibig sabihin, 8 hours. Oh, tama yung ginagawa ko. Oh, or plan a vacation or away from the workplace. Hindi puro trabaho. Kailangan may bakasyon din. Call a friend or a co-worker. Ayan. Oh. May mga research na nagsasabi that when people express their gratitude, yan, pag nagpapasalamat, mabait, it improves their own happiness and the well-being and happiness of the person they are thanking. Napanood ko ho yan, Doc, sabi ni ano, Adelpa, yung humawak, iihi siya. Oo nga. Tawa ko ng tawa ng mag-solo. Yan, napanood ko yan. O, si Adele. So, ang dami kong tinatawanan. At tuwing mapapanood ko yan, pare-pareho lang ang reaction ko. So, nakakatawa yan eh. So, mga kaibigan, again, nag-discuss tayo ng isang topic sa Power 9. Ang tawag ay downshift. Napakaganda. So, nadagdagan na naman yung aking knowledge ngayon. At na-share ko sa inyo. So, dapat, i-like nyo to. I-share nyo, send stars pagka nagustuhan nyo. Tapos, bukas, Saturday, baka maisipan nyo mag-downshift. Tapos, time to unplug muna. Reset muna nyo yung buhay ninyo. Yun ang pinakamaganda dyan. So, napakagandang araw na ito. Kasi, thank God it's Friday. Saturday, bukas, makakapahinga. And I hope you find time din na makapag-relax itong Saturday and Sunday. And then magkita ulit tayo para matapos na natin tong episode na ito ng Blue Zone, Power of Nine, para matuto naman tayong lahat. So magandang gabi sa inyo lahat at maraming salamat po. Take it easy, ha, mga kaibigan. Pura vida, ayan ang sinasabi natin. Magandang gabi po sa inyo lahat.